Yo, what's up guys? So sa video natin yun, i-share ko sa inyo yung trick kung paano mapapabilis yung signal natin sa mobile data. So na guys, simulan na agad natin. Pero kung bago ka pa sa channel natin at kung gusto mo ng mga ganitong videos, is i-hit mo na yung subscribe button pati notification bell para man-updated ka sa mga susunod pa natin videos. So na guys, ganito lang yung gagawin natin. Itong tutorial natin ngayon is gumagana siya kahit anong SIM card yung gamit mo. Globeman, TM, Smart or Sun, Token Text, kahit anong SIM card yung gamit mo is pwedeng-pwede mo siyang gawin. So, ang trick na gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng bagong APN. So, kung hindi mo pa alam kung paano gumawa ng bagong APN guys, ganito sundan mo lang yung gagawin ko. Punta ka na sa settings ng cellphone mo, tapos punta ka sa SIM cards and mobile networks. Tapos, piliin mo yung SIM card na ginagamit mo. So, halimbawa, ako, TM yung ginagamit ko, so pipindutin ko yung TM. Tapos dito sa baba is makikita mo yung access point names. So pindutin natin access point names. Tapos meron kang makikita diyang plus icon para sa ano, sa paggawa ng bagong APN. Kung hindi tulad sa akin nakita yung plus icon para sa new APN, baka sa inyo hanapin nyo, baka may 3 dots diyan. Pindutin niyo yung 3 dots tapos doon makikita niyo yung new APN. So dahil nakalabas na yun sa akin, is pipindutin ko na lang. So create tayo ng bagong APN. Sa name na ilalagay natin is ito. Gayahin niyo lang ilalagay ko guys. Big letter or small letter na isusulat ko is gagayahin nyo. So, big letter lahat na Telestra. Ayan. Ayan yung name na ilalagay natin. So, okay natin. Tapos, ang next naman is itong APN. Sa APN na ilalagay mo is Telestra. Small letter lang guys ha. Telestra.iph. So, ayan. Telestra.iph. Okay na natin. Tapos, ang next naman is pindutin mo itong port. Ang lalagay natin sa port is 80. Ayan, okay na natin. Tapos, ang next naman is itong server. So, lagay natin yung server. Ang ilalagay mo dyan is www.google. Ay, sorry. Hindi ko nalagay yung dot. Yan. google.com. So, ayan yung server natin. Okay na natin. Tapos, authentication type. Hanapin mo authentication type. Then, select mo yung POP or CHOP. Itong nasa pinakadulo. Tapos, ang next naman is itong APN type. Ang APN type, ilalagay mo lang dyan is default. Yan, default lang natin. Tapos, okay mo na. Then, ang APN protocol, iset isa sa IPv4, IPv6. Tapos, ang next naman is yung bearer. Yung bearer, guys, unspecified na lang. Tapos, okay mo na yan. Tapos, pagkapag na iset up mo na lahat yun, guys, ang next mong gagawin is pindutin mo lang yung save. So, yun lang. Pagkatapos, i-select mo na yung ginawa mong APN. So, sa-select mo natin, pwede mong i-tap na ganyan. So, tinap ko lang yung bagong gawa natin ng APN. Tapos, okay na yon. Close mo muna lahat. Tapos, on mo yung airplane mode. Bakit natin on yung airplane mode? Para ma-refresh, guys, yung signal mo. Bali, turn on mo tong airplane mode sa loob lang ng 10 seconds. 5 or 10 seconds, ganun. Tapos, tsaka mo siya, ita-turn off. So, na-refresh na yung signal natin sa mobile data. Pagkatapos mong i-on off yung airplane mode ng cellphone mo, pwedeng-pwede ka na maglaro guys. So, ganun na yung gumagana. Bale, yung paggawa ng APN guys is, depende pa rin sa area. Possible na gumana yan sa'yo, possible na hindi. Kasi nga yung APN is depende pa rin sa area. Pero, yung APN yan guys is maganda na gamitin lang kung makakaranas ka ng pagkalag sa signal dyan sa area mo. Pero kung maganda naman yung signal mo dyan sa area mo, huwag mo nang gawin tong tutorial natin. Kasi nga, kung maganda naman yung signal mo dyan, stable naman, ba't mo pa babaguhin, diba? Kasi nga, itong paggamit ng APN, bale, kung mahina yung signal sa area nyo, subukan mo na ibahin yung APN na signal mo. Baka sakali, ganun, na gumana, bumilis yung internet signal mo dahil sa pagbabago ng APN mo. Pero in case na hindi nga gumana sa inyo, bale, ang gawin nyo na lang is humanap pa kayo ng ibang APN na magmamatch na mas magiging mabilis dyan sa area nyo. Kasi nga, depende pa rin sa area yung APN. Bale, at least sa video na to is natutunan mo kung paano gumawa ng bagong APN. So, kasi, kung hindi nga gumana sa inyo yung bagong APN na itong ginawa natin tutorial, pwede pa kayo maghanap ng ibang APN. Maghanap kayo guys na magiging compatible sa area nyo na APN. So, yun guys, salamat sa sumusuporta sa channel natin dahil dito ko natatapos yung video. Pero kung nagustuhan yung video natin guys, is hit nyo naman subscribe button pati notification bell. Sobrang ma-appreciate nyo guys. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin kayo sa support sa channel natin dahil dito ko natatapos yung video. Thanks for watching.